Afternoon guys. Ngayon pong hapon ay lulutuin po natin ang pang-anim nating menu sa gata. Ito po ay ang ginataang talong with pakpak ng manok, no. Medyo social para po makain ng bata. Kasi kung sasawagan po natin ng daing, baka hindi po kainin ng mga bata. So para po sa ating ingredients, nandiyan po yung ating bawang. Yan, yan po yung ating bawang, sibuyas, bell pepper. Alam naman po natin na pag ginataan, hindi nawawala ang siling pansigang, siling pula, yung ating pong pakpak ng manok, yung ating gata na nyog, at yung pong ating talong. So, binabad po natin siya, hiniwa po natin ang mga pahilis. So, tara na po, igigisa na po natin. So, the same lang din po ang procedure, igigisa natin siya, and then hintayin po natin lumambot, at saka medyo magtikan yung gata. Okay, isa na po natin. Gigisa na po natin siya. Unahin po natin yung ating sibuyas. Yan. Para sure po tayo hindi masunod yung ating, kasi nakapreheat na po yung ating kawali. So, unahin natin sibuyas. Nabili po kasi masunod ang bawang. Yan. Gigisa po natin yung ating bawang. Ating bawang. Na po natin yung bawang sa inyo po ng mantika. Mamaya, nakasunog na naman ako ng bawang. Ano, yung luto. Nang natar ang luto ko. Yung nakang hinulog yung bawang, eh, nakapreheat na po yung aking mantika. So, nasunog yung bawang. Then, next po natin yung sahog, yung pakpak ng manok. Yan. So, lalakasan ko na po yung apoy kasi kanina mahina siya. Lakasan ko na siya. Para madaling maluto. Ayan, hiniin lang po natin hanggang mag lightly brown po yung ating manok bago po natin ilulog yung ating talong. Kasi na kailangan po luto yung ating talong. Actually, i-cover natin siya para po malutong mabuti ang ating sahog. Tapos balikan na lang po natin after natin na maluto ng konti yung ma-pan-fry ng konti. Sa bawang at saka sibuyas na. Okay? So, tataktan po natin. Okay. Tapos babalikan na lang po natin pamaya-maya. Po natin yung yan. Sige, titingnan po natin yung ating talong na nilagay na po natin yung unang gata. Okay, so ayan na po siya. Medyo kanina pa po natin na ilagay yung unang gata. Hintayin lang po natin matutuyo-tuyo ng konti. Tapos ilalagay na po natin yung first gata. Tapos yung kanyang sili at saka po yung bell pepper at saka siling verde. So hintayin lang po natin matuyo ng konti yung unang gata. Tapan po ulit natin. Hinulugo na rin po yung kakang gata. Para po pag natuyo-tuyo siya, medyo nagmamantika. So, hindi na po natin nahaluin ng halong-halo kasi po malambot na yung ating talong. Papatuyuan na lang po natin ng konti. So, nandyan na po yung first gata at saka po yung unang gata. Yung first gata at saka po yung kakang gata. So, yan. Tayo na lang po natin. So, pwede na rin po natin ilagay yung bell pepper para po magdagdag sa lasa. No? So, lalagay na po natin yung bell pepper. Yan. At saka po yung siling pula. At saka po yung siling verde naman. So, hindi na po natin tataktan. Ayan na lang po natin siyang matuyo-tuyuan ng konti at okay na po. Luto na po yung ating ginataang talong. Daan, mabango. Mabango siya.
mamaya po mamumuti na siya kasi yung first gata na po, yung pakang gata na yung matitira. Kasi napatuyo na po natin ng konti. So, balikan na lang po ulit natin siya pamaya-maya. Ang tama na po siguro, hahanguin na natin. Pasilip lang po sa ating ginataang talong. So makita po natin, puro gata na halos yung nasa ibabaw. Yung talong ay nasa ilalim na. So hindi po natin hinahalo kasi malambot na po yung talong, madudurog po siya. So hintayin po natin magmanti-mantika siya ng konti. Okay, balikan na po natin siya mamaya pag hahanguin na natin. So ito na po yung ating ginataang talong. Hinango ko na po siya. Nakalimutan ko pang kunan kanina habang hinango ko. So nadurog na po yung talong natin pero masarap po siya. Po yung ating finished product ng ginataan talong. So, nakagawa po tayo ng 6 tab. 6 tab po ng ginataang talong. Okay.